Hello po mga Kaboy Tech at welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, FOC or fiber optic cable termination using Fujikura and Butterfly EC connector. Kung sa tingin nyo po mga Kaboy Tech ay nakakatulong ito sa inyo, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos tutorials po natin. Disclaimer lang po mga Kaboy Tech, hindi po ako expert at hindi rin po ako master sa ganitong bagay. Ang lahat ng ituturo ko po sa inyo ay base lang po sa aking personal knowledge and experience. As you can see mga Kaboy Tech, ito yung mga tools or kit na kailangan natin para makapag-terminate po tayo ng fiber optic cable. Okay, so meron akong visual locator mga Kaboy Tech. Ito yung laser mga Kaboy Tech. Okay, nakikita nyo po. And then, meron akong optical power mga Kaboy Tech. Bali, ito yung gagamitin natin para po sa reading. And then, meron tayong stripper mga Kaboy Tech. Yung purpose po nito mga Kaboy Tech, ito po yung tagabalat po ng rubber mga Kaboy Tech dito sa ating fiber optic cable. Okay? And then, meron tayong fiber cleaver. Ito po yung magpuputol po mga Kaboy Tech. Meron kasi itong sukat mga Kaboy Tech. Okay, papakita ko to sa inyo mamaya kung ano yung paano po ito gamitin. Okay, and then meron tayong stripper mga Kaboy Tech. Ito, meron tayong stripper, tatlong stripper to mga Kaboy Tech. Okay, itong stripper mga Kaboy Tech, ito po yung stripper po dito sa ating Butterfly EC connector. And then pwede naman po ito gamitin dito sa ating Fujikura. Okay, pero pag bumili kayo ng Fujikura mga Kaboy Tech, ito yung kasama na stripper niya. Okay, ayan. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin i-terminate yung ating fiber optic cable gamit po itong mga stripper. Okay? So, yung unang gagawin natin mga Kaboy Tech, kukuha tayo ng fiber optic cable. Okay? So, meron akong kinuha dito na maliit lang. Example lang. Okay? For this tutorial po. Okay? So, yung unang gagawin natin, tatanggalin muna natin yung alambre, yung ito yung messenger mga Kaboy Tech. Ihiwalay muna natin dito sa kanyang rubber. Okay, and then puputulan natin gamit yung ating pliers. Okay, yung pliers mga Kaboy Tech, hindi na po ito kasama sa kit na bibili natin, bali personally po natin ito. Okay, so ganyan lang puputulin natin. Ayan. Pagkatapos niyan mga Kaboy Tech, gagamitin natin itong stripper na pangbalat po ng rubber. Okay, ipapasok lang natin dito yung FOC. Ganyan lang. And then, meron itong sukat mga Kaboy Tech. So, ganyan lang. And then, ipipress niyo mga Kaboy Tech. And then, bubunotin niyo mga Kaboy Tech pagkatapos. Okay, so nakikita niyo po mga Kaboy Tech, ito po yung fiber. Okay, sa ilalim po ng rubber mga Kaboy Tech. Yan. Yan. And then, yung next na gagawin natin mga Kaboy Tech, kailangan natin yung tanggalin yung fiberglass niya mga Kaboy Tech. So, yung unang gagamitin natin na EC connector mga Kaboy Tech, ito yung Butterfly muna. Okay? Yung Paro-Paro G. Okay? So, gagamitin muna natin itong Butterfly connector. Okay? So, meron siyang kasamang clip. Yung gagawin nito mga Kaboy Tech, yun lang, pasok niya lang yan and then ikpitan niya mga Kaboy Tech. Okay, pagkatapos niyan mga Kaboy Tech, gagamitin natin yung stripper ni Butterfly. Okay, ito yung stripper. Mas maganda itong gamitin na stripper mga Kaboy Tech kasi madali lang siyang magbalat po dito sa fiberglass. Okay, so ganito lang yung gagawin natin para mabalatan natin yung fiberglass. Pasok lang natin yan dito. Ayan. Ayan. Ganyan lang. And then, ipipress lang natin ito mga Kaboy Tech. Okay. Press lang natin. And then, hihilayan natin. Okay. So as you can see mga Kaboy Tech, nabalatan na po siya. Okay. So nakikita niyo po, ito na po yung fiber sa loob niya. Okay? Ayan. Very sensitive po yan mga Kaboy Tech. So, pag meron kayong towel mga Kaboy Tech, mas maganda yung gamitin nyo pang linis. Okay? And then, yung next na gagawin natin mga Kaboy Tech,
ilalagay natin dito sa likod ng stripper para pang sukat. Meron siyang sukat mga kapatid. Okay, so gagamitin na natin yung fiber cleaver para pang putol. Okay, and then ilalagay lang natin dyan. And dyan, ganyan lang. And then dandahan lang mga kapatid. And then press nyo ito mga kapatid para maputol. Okay, ganyan. So ayan, so naputol na po siya mga kapatid. And then yung next na gagawin natin mga kapatid, ipapasok na po natin siya dito sa butterfly easy connector. Okay, hilahin lang natin yung kulay orange mga kapatid. And then ilalagay natin yung fiber optic cable. And then meron siyang maliit na butas niyan mga kapatid. Ipapasok na lang yung ipapasok na lang po yung fiber. And then dandahan niyo lang ipupush. Okay, ganyan lang. And then dapat make sure po mga kapatid na yung fiber niya is nakabend po siya ng kaunti. Okay, and then ibig sabihin na po niyan mga kapatid, sagad na sagad po yan. Okay, so ganyan lang, tapos i-close niyo dito mga kapatid. Hilahin niyo lang to para mag-lock. Okay, so yung ganyan lang, i-press niyo lang yan tapos hilahin niyo pataas. Okay, ayan, para mag-lock siya. Okay, so ganyan lang yung gagawin nyo. Okay, pagkatapos yung mga kapatid, tanggalin nyo itong parang pakpak nya. Okay, so ayan po mga kapatid, meron na tayong fiber easy connector. So ganun lang po siya kadali gawin mga kapatid. Ititest natin mga kapatid, gagamitan natin siya ng laser. Okay, so titignan natin kung tama ba yung ginawa natin na termination or splicing sa ating fiber optic easy butterfly. Okay, so ganyan lang, papasok natin dyan. And then on natin. So ayan mga kapatid, tumatagos yung laser. Okay, so ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, tama po yung ginawa natin. Okay, so ngayon naman po mga kapatid, yung gagamitin natin na easy connector is yung Fujikura. Okay, so ito po yung pinakabago na easy connector mga kapatid, yung Fujikura. Okay, so tanggalin ko lang yung alambre nito mga kapatid, yung messenger. Okay, ganyan lang, tanggalin na natin. Okay, then yung easy Fujikura po yung gagamitin natin. Okay, so gagamitan muna natin siya ng stripper mga kapatid para matanggal yung rubber. Okay, papasok natin dyan. And then press lang tapos sila. Okay, so ganyan lang mga kapatid. And then meron siyang clip dito mga kapatid. And then ito yung clip para po sa Fujikura mga kapatid. Okay, so ipasok nyo lang dyan, lalagay nyo lang siya dyan. And then lock. Okay, ganyan lang. And then pagkatapos niyan mga kapatid, ito yung stripper ni Fujikura. Kasama po ito pag bumili po kayo ng Fujikura mga kapatid na connector. Okay, so ilalagay niyo lang dyan, ganyan lang, tapos maglalock dyan. Okay, so ilock niyo mga kapatid. And then gagamitin natin ito yung pangbalat ng fiberglass mga kapatid. Okay, so ganito lang yung gagawin natin. And ganyan lang. And then nakikita nyo po mga kapatid, bali yung gagawin natin, press lang natin mga kapatid tapos hila. Okay, so as you can see mga kapatid, natanggal po yung fiberglass niya. Okay, pagkatapos nyan mga kapatid, linisin nyo lang kaunti. Mas maganda yung tissue or yung gamitin natin pang linis. Okay, so ngayon puputulin natin siya gamit yung fiber cleaver. Okay, ganyan lang. And then dandahan nyo lang i-close tapos push para maputol. Okay, so ganyan lang mga kapatid. Okay, ayan, so tanggalin lang natin yung stripper.
Pagkatapos niyan mga kabitik, yung gagawin natin, ipapasok na po natin yung ating fiber optic dito sa Fujikura. Okay, so SIM lang po siya mga kabitik. Meron siyang ito, tulad nito. And then dyan lang po natin ilalagay yung ating fiber optic. And then ipapasok natin yung fiber optic po dito sa maliit na butas. Okay. Dandan lang. Ayan. Ayan mga kabatik, meron siyang kunting bend mga kabatik. Ibig sabihin na po niyan, sagad na sagad po yung fiber optic. Okay, and then close nyo lang yan mga kabatik. Tapos lock. Pagkatapos natin ipasok yung fiber optic mga kabatik, ilalock natin siya. Okay, so ipupush lang natin yung dito sa taas. Okay, yung 1 and 2 sa dalawa. Okay, pumunog siya. Okay, so pagkatapos yan mga kabatik, tanggalin lang natin to. Ayan mga kabitik, ito na po yung easy connector Fujikura. Okay, so tanggalin lang natin yung cover. Okay, ayan. So ngayon po mga kabitik, itatry natin, subukan natin eraser mga kabitik. Ayan, subukan natin mag-laser mga kabitik, kung tatagos ba yung laser dito sa kabila. Okay. Okay, so ayun po mga kabitik, tumagos po siya yung ilaw ng laser. Okay, ibig sabihin lang po niyan mga kabitik, tama po yung ginawa natin. Okay, so ngayon po mga kabitik, subukan natin gamitin dun po sa ating media converter. Okay, so kukunin ko lang yung media converter. As you can see mga kabitik, meron tayong dalawang media converter. Bali yung kailangan natin mga kabitik, fair po yung media converter na gagamitin natin, yung media converter E at saka media converter B. Okay, so nakikita nyo po, gigabit po yung media converter na ginamit natin, up to 1000 Mbps po yung link speed niya. Okay, so ngayon po mga kabitik, para matest natin, ilalagay natin yung fiber connector natin dito sa point E, and then i-coconnect natin yung isa, yung Fujikura dito sa point B. Okay, so ganyan lang. Okay, so nakikita nyo po mga kabitik, umilaw po yung ating media converter, yung tatlong ilaw. Okay, so pag nilagyan po natin yan ng internet mga kabitik, bali iilaw rin po dito sa ating point E. Okay, so susubukan natin maglagay ng LAN cable. Okay. Yan. Ito po yung meron na po itong internet mga kabitik. So nakikita nyo po mga kabitik, yung ilaw po ng ating media converter ay 5. Okay, so naka 100 Mbps link speed po siya mga kabitik. Okay, so nakikita nyo po. And then dito sa point B mga kabitik, so wala po siyang ilaw kasi wala po siyang LAN. Okay, so ngayon po lalagyan po natin siya ng LAN. Okay. Okay, ito na po yung LAN mga kabitik para po sa PC. Okay, sa computer natin. Ayan. So as you can see mga kabitik, successful po yung ginawa natin. Meron na po siyang link speed. Okay, so meron na po itong internet mga kabitik. Okay, so ngayon naman po mga kabitik, subukan po natin gamitin yung ating optical power meter. Okay, so para makita natin kung tama ba yung reading. Okay. Dito kasi natin malalaman mga kabitik kung mataas ba yung reading ng ating internet or mababa ba yung reading. Okay, so pag mataas yung reading mga kabitik, ibig sabihin lang po niyan na hindi po maganda yung pagka-terminate natin ng connector or yung slicing po ng ating connector. Okay, so pag mababa lang yung reading mga kabitik, ibig sabihin po maganda yung ating pagka-terminate or maganda yung daloy po ng internet po. Okay, so from Mediacon A to Mediacon B. Okay, so ngayon po subukan po natin i-reading yung ating media converter. Okay, so mag-start muna tayo mag-reading mga kabitik dito sa ating Mediacon A. Okay, so i-on ko lang yung aking optical power. So nalulubat na siya. Okay, tanggalin ko lang yung connector.
Okay, so unahin muna natin yung ating Mediacon A. Okay, so subukan natin mga kabatik. I-reading yung ating Mediacon A. Okay, so saksak lang natin yung connector dito sa optical meter. Okay, so as you can see mga kabatik, yung reading niya is negative 02.37. So ibig sabihin lang po niyan mga kabatik, maganda yung reading. So maganda yung pagka-terminate natin ng connector or pagka-splice. Okay, so kapag ganyan mga kabitik, wala tayong problema po dun sa ating internet connection. Okay, so ngayon naman mga kabitik, try natin i-reading yung ating media converter B. Okay, so saksak ko lang itong Fujikura dito sa B. And then tanggalin natin yung butterfly connector dito sa MediaCon A. And then subukan natin i-reading mga kabitik. Okay, so as you can see mga kabitik, yung reading niya is negative 4.65. Okay, so ibig sabihin lang po niyan mga kabitik, maganda yung pagka-terminate natin or slice. Okay, so meron lang akong tips na ibibigay mga kabitik dito sa optical power meter. Okay, so pag yung reading natin mga kabitik nasa 30 plus or 30 negative 30 pataas, ibig sabihin lang po niyan mga kabitik, need natin i-terminate yung ating mga connector or i-splice para tatagos yung internet po doon sa ating Mediacon B. Okay, so pag negative 24 po mga kabitik, so yun po yung magandang reading mga kabitik, so wala po tayong problema doon. Okay, so tatagos yung internet natin from Mediacon A to Mediacon B. Okay, so sana po maintindihan niyo mga kabitik. Nalulubat na po yung aking optical power meter. Okay, so ngayon po mga kabitik, yun lang po yung ating tutorials. Maraming salamat sa panonood po ng ating mga video tutorials. At sana po mga kabatik, huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga videos, tutorials na i-upload po. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.